Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung 3 simple steps kung paano mag-follow up ng iyong mga prospects sa iyong network marketing business. So, palagi nyo itong tatandaan pagdating sa follow-up. The money is on the list. The fortune is in the follow-up. So marami kasing mga network marketers yung takot ma-reject dahil hindi nila naiintindihan yung power ng follow-up. Marami sa mga network marketers gusto on the spot. Pero naiintindihan ko naman kayo kasi kahit sino naman gusto on the spot. Kahit ako naman, kung iisipin mo, kung tatanungin mo, kung magiging practical ako sa'yo, mas gugustin ko siyempre on the spot bibili sa akin, on the spot na sasali sa akin. Pero in reality, hindi ganun yung nangyayari. Based on my experience, 98 hanggang 99% ng sales namin, mapa-recruiting man yan or mapa-product sales, ay nanggagaling sa follow-up, hindi sa on the spot. Especially pagdating sa network marketing, sa totoo lang, mas prefer ko na yung hindi nag-on the spot kesa dun sa nag-on the spot kasi nabaliw lang. Ayaw na ayaw ko na may sasali sa amin, sa business namin, kasi nabaliw lang siya. Kumbaga, hindi niya naintindihan kung ano talaga yung pinapasok niya. Kasi yung mga on the spot, usually yung mga nare-recruit, ewan ko kung narinig mo na tong kasabihan na to, na yung mga on the spot mong mare-recruit, usually on the spot rin yung nawawala. Diba, on the spot nagiging inactive, on the spot nagko-quit. So yun yung reason kung bakit mas prefer ko na kahit papano pag-isipan pa nila kahit na abutin sila ng ilang linggo or ilang buwan. Marami nga sa mga team ko, team members ko, inabot pa ng ilang taon. Diba? So far, ang pinakang matagal na naaalala ko, parang inabot ng 4 years. 4 years na niya akong nakikita. Tapos nito lang siya nag-decide na maging part ng team ko. Pero hindi ko naman siya hinintay. No, hindi ko nga alam kasi nagkausap lang kami, doon ko nalaman. Pero hindi ko siya hinintay. Hindi lang talaga kami tumigil sa pag-follow up. Hindi lang kami tumigil sa pakikipag-engage or pakikipag-usap sa kanya. So, ganun ka-powerful yung follow-up kapag naiintindihan mo. Kasi kapag naiintindihan mo talaga yung power ng follow-up at kapag ginagawa mo siya, no, hindi ka mawawalan talaga ng sales every single day. Karamihan lang talaga sa inyo dyan, no, aminin mo man o hindi, sorry for the word, tamad mag-follow up. So kaya hindi ka talaga nakakapagpasali, hindi nakakabenta. At ang masaklap pa na ginagawa nyo dyan ay kapag ni-reject kayo, no, pinipersonal nyo, tapos hindi nyo na fina-follow up. Especially kapag ni-reject ka in a very negative way na yung mga nasa task ng yayaman dyan, di ba? Hindi naman totoo yung mga ganyan. Di ba? Kapag ka nagre-recruit ka, na-reject ka ng ganun, tapos nasaktan ka, hindi ka na nagfa-follow up ulit kasi natatakot ka na i-reject ulit. Yun yung isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa na ng mga baguhan dito sa industriya natin. At naiintindihan ko naman kayo kasi ginawa ko rin yung pagkakamali na yan before. Kaya sinasabi ko na sa inyo ngayon na habang nagsisimula ka pa lang, iwasan mo yung ganun. Wag na wag mong pe-personalin yung mga rejections na binibigay nila. Even nga yung mga tao na ano, dati sinasabi ko kapag yung tao sinabi na, kahit kailan, di ako sasali dyan sa ganyan. Sinasabi ko dati sa mga downlines ko na wag na silang i-follow up, wag na silang kausapin. Pero mali pala yun. Di ba? Usually may mga taong nagsasabi ng ganun, kahit kailan di sasali, tapos mawalalaman mo, kasali na. Di ba? Meron ba kayong kakilalang ganun? Kung may kakilala ang ganun, comment mo dyan sa ilalim. Kung may na-encounter ka na ganun. Di ba? Yung ni-reject ka, kahit kailan di ako sasali sa networking, tapos malaman-laman mo, sumali na sa kung saan. Tapos ang masakla pa, scam pa yung sinalihan. Power. So, meron talagang mga tao nagsasabi ng ganun. Hindi nila alam kung ano sinasabi nila. Kaya, kapag hindi ka tumigil sa follow-up. Actually, ako personally sa grupo ko ngayon, meron akong isang leader na lately ko na lang rin alaman yung kwento niya na sinabi niya pala yun. Kasi sa isa sa mga training niya, no, siya, nung siya yung naging trainer namin sa isa sa mga event namin, online event namin every week na training, kwento niya yun. Nasabi niya, sinabi niya pala sa sarili niya na kahit kailan hindi siya sasali sa networking. Tapos ngayon leader na siya. Isa siya sa mga kumikita ng malaki sa grupo ko, isa sa mga nagtatap sa grupo ko. So, di ba, hindi mo talaga malalaman kung hindi ka magfo-follow up, kung hindi mo itatanong ulit sa kanila. Kasi kapag ka, hindi ka nagfo-follow up, usually, di ba, narinig nyo na yung kasabihan na no means not now. Hindi porket ni-reject ka ngayon, reject ka na forever. Totoo talaga yun eh. Hindi pa lang niya tamang time. Kaya kapag ka ni-reject ka ng prospect mo, whether binibentahan mo yan ng products or pinapasali mo sa business mo, hindi pa lang ngayon yung tamang time. Nung ni-reject ka niya, hindi pa yun yung tamang time para sa kanya. So, ang purpose ng follow-up is para malaman mo kung kailan yung tamang time kasi hindi natin mahuhulaan kung kailan yung tamang time para sa kanya eh. Diba, sobrang convenient sana kung ganun, di ba? Let's say, halimbawa, sa March 1, sasali na si Pedro, di ba? So, ang convenient sana kung ganun eh, di ba? Kaso hindi natin mahuhulaan kung kailan talaga eh. So, yun yung pinaka-purpose ng follow-up para malaman natin kung kailan sila, kung kailan magiging tamang time sa kanila para kunin yung or bilhin yung ino-offer mo, whether products man yan or yung iyong business. So, napaka-importante nun. So, isa pang scenario para malaman mo kung gaano ka-importante yung follow-up. Meron ka na bang na-experience na may prospect ka,
na prinesentahan mo ng business mo or inoferan mo ng products mo, tapos nireject ka, tapos nalaman mo later on, after a week, after a month, sumali sa iba or bumili sa iba kasi hindi ka nag-follow up. Mas masakit yun sa rejection, di ba? Yung masakit na na-reject ka na kasi na-reject ka, lalo na kung kaibigan mo yan, kakilala or kamag-anak mo, mas masakit yung rejection na ganun kasi hindi ka nag-follow up. Yun lang naman yun. Minsan, kahit mag-follow up ka, mangyayari pa rin yan. Pero, pag nag-follow up ka, mas mababa yung chance na mangyari sa'yo yung ganun. So, comment kayo dyan sa ilalim kung naka-experience ka na ng ganun, di ba? Ang sakit sa damdamin nun, di ba? So, pinapababa mo yung chance na mangyari yung kapag ka nag-follow up ka. So, ganun ka-importante yung follow up mo. Once again, palagi mong tatandaan, the money is on the list, o yung prospect list mo, and the fortune, o yung kayamanan, o yung pag-asenso, pagyaman. The fortune is in the follow-up. Nasa follow-up yan. Wala yan dun sa presentation mo, sa closing mo, sa objection handling mo. Nasa follow-up talaga siya. So, ngayon pag-usapan natin yung 3 simple steps na gagawin mo para ka makapag-follow-up. So, step number 1 ay mag-gather ka ng mga testimonials or mga stories, success stories ng company mo. Kung ikaw ay kabilang sa isang malaking network marketing company or marami na naging successful sa company mo, mas maganda kasi marami kang mag-gather ng mga success stories. No? Hindi naman kailangan na sobrang yayaman nung mga igagather mo na testimonials. Mas maganda nga yung sakto lang. Kumbaga, kasi kung gagather mo na testimonials, ito, kumikita, 1 million per day. Hindi madaling makaka-relate yung tao dyan at hindi sila maniniwala. Even though totoo naman. Kasi hindi normal eh. Huwag naman yung masyadong ganon. No? Yung normal lang. Yung alam mong kayang madaling tanggapin ng tao. Even yung hindi pa milyonaryo, wala pang mga sasakyan, wala pang bahay. Even yung mga kumikita lang ng additional 10,000 a month, yung mga simple success story, mas maganda pa nga yun eh. Based on my experience, mas maganda yung ganun. Mas madaling makarelate yung tao kesa dun sa very extravagant na o yung sobrang laki na ng kinikita. Even though totoo yung kinikita nila, hindi madaling pumasok sa isipan ng tao. Hindi siya kapanipaniwala. Okay? So, mag-gather ka ng maraming testimonials sa iyong company. Importante doon is yung during. So, anong ibig ko sabihin? Kasi usually, ang ginagamit lang yung testimonials before and after. Di ba? Dating labandera, ngayon, milyonaryo na. Dating tricycle driver, milyonaryo na. Di ba? Before and after lang yung ginagamit. Ang pinakang nakaka-inspire doon is yung before at saka yung during. Okay? Nakukumpleto yung story kapag after na. Kumbaga yun yung happy ending, parang ganun. Diba? Pero ang pinaka-importante na part is yung before at saka yung during. Okay? Kasi ang importante is naiintindihan ng tao. Kailangan maintindihan ng tao or makita ng prospect mo na ganun rin pala, naranasan rin niya pala yun or hindi pala naging madali or hindi naman pala sila ganun ka-special, 'di ba? Kasi tayong mga tao, hindi lang yung mga prospect natin. Madali tayong mag-justify eh. Kaya mo nagawa 'yan kasi magaling ka, kasi matalino ka, kasi anak mayaman ka or kung ano-ano pa, gwapo ka, mahaba buhok mo, 'di ba? Kumpleto yung daliri mo. Kung ano na lang yung ma-justify ng tao para lang maipagtanggol yung sarili nila kung bakit sila loser sa buhay. So, ayaw natin, iniiwasan natin na mangyari yung ganun. Kaya natin ginagamit yung before and during the process, yung journey nila, nung success story na yun, yung journey nila, bago nila na-achieve yung result na gusto nila. So, once again, uulitin ko, kapag sinabi ko na success story, hindi ibig sabihin kailangan sobrang yaman na nila. Mas maganda yung madaling makarelate like yun. Kumikita ang additional 10K, nakakaipon, nakabayad sa utang, nakabiling laptop, nakabiling cellphone, nakapag-forgood na OFW. Yung mga simple lang na kwento, mas madaling makakarelate ang tao kapag ganun. So mag-gather ka ng mga ganung stories and at the same time, kunan mo yung picture. Kailangan may pictures, okay? Hindi pwedeng ano lang, nagkukwento ka lang, nagsasalita ka lang. Kasi tayong mga tao ay visual tayo. Mas madali nating naiintindihan or mas madali tayong naniniwala kapag nakikita natin. Okay? Kasi tayong mga tao, diba, to see is to believe, madalas yung mga prospect natin, ganun sila. So, kailangan nakikita nila. Kailangan may visual aid, kumbaga. May pictures. So, yun yung step number 1. Step number 2 is gawan mo ng script, yung mga stories na yun. So, by script, ibig sabihin ikaw yung magko-construct before, during, and after, diba? So, halimbawa, ito si Bogart, dating OFW sa Saudi Arabia, no, ginawa niya yung negosyo for 2 years, then after 2 years, nakapag-forgood na siya dito sa Pilipinas. So yun yung pinakang summary, pero maikli pa yun. Kasi as much as possible, no, gawan mo siya ng story na yung kailangan malaman mo yung mga struggles, di ba? Kailangan maikwento natin sa prospect natin ano yung naging struggle. Sa 2 years na yun, hindi naging madali. May mga times na maraming beses siya na nagkamali, pero nagtuloy-tuloy lang siya, and ngayon, nakapag-forgood na siya. Yung mga ganun, hindi mo naman kailangan na gawing sobrang haba nung kwento. Siguro at least 2 paragraph, at most, pinakamarami na yung 2 paragraphs, 8 sentences. No? As kung kaya mo siyang mas paikliin, mas maganda.
Ang importante kasi yung kwento and then kasama yung pictures nila. So gagawa ka ng sarili mo ng script. So mag-prepare ka ng at least 10. Okay, at least 10 or more. Mas maganda kung mas marami, pero minimum of 10 stories. Isa sa mga powerful tip na may bibigay ko sa iyo is yung mga kunin mo yung mga stories nung madalas na prospect mo na nakakausap. So anong ibig ko sabihin? Kung ang prospect na madalas mong nakakausap ay empleyado, ang kunin mo ng mga success stories or yung mga stories testimonials ay galing sa mga empleyado. Okay, kung ang madalas mong nakakausap ay mga OFW, no? Ang kunin mo ng mga success stories or mga testimonials is yung mga OFW din. Okay, ito na yung tinatawag na mirroring para mas madali silang makarelate. So, very powerful yun. And then, step number 3 ay mag-set ka ng alarm. Okay, mag-set ka ng alarm at least once a week. Kasi once a week ka lang mag-follow up sa bawat prospects mo. So, what if paano naman yung mga prospect mo ay halo-halo? May OFW, empleyado, may estudyante. So, kukuha ka ng bawat stories ng mga makakarelate sila. So, ang hirap kasi kung ang isesend mo na stories or testimonials dun sa prospect mo na estudyante ay pang-empleyado, hindi sila makakarelate. Diba? Ano ngayon kung kumikita sila, diba? Hindi sila makakarelate. Pero kung estudyante rin, ito, estudyante, dati, nung nagsimula siya, wala siyang pera, nag-ipon lang, talagang nangutang para lang makasali, tapos ginawa niya yung negosyo. Ngayon, hindi na siya humihingi sa mga magulang niya. Binabayaran niya yung tuition niya, may sarili na siyang allowance, nabibili na niya yung mga gadget na gusto niya na hindi kailangan humingi sa magulang. Yung mga simpleng ganun. Kung isi-send mo yung ganung testimonial sa estudyante na prospect mo, imagine mo kung anong mararamdaman niya. Di ba? Makaka-relate siya. So, yun yung ibig kong sabihin. Kapag iba't ibang klase yung prospect mo, humanap ka ng mga testimonials na sasakto para sa kanila at yun yung mga isi-send mo sa kanila. Okay? So, very powerful yun. At least once a week. Huwag mong gawing araw-araw kasi pag masyadong madalas, no? Halimbawa, 3 times a week, di ba? Araw, mas lalo na araw-araw, makukulitan sila sa'yo. No? Maiirita sila sa'yo. So, ang gagawin mo lang is at least once a week. Kaya magsiset ka ng alarm sa cellphone mo, sa smartphone mo, para maalala mo siya na, oh, itong araw na to magfa-follow up lang ako maghapon. Di ba? So, magfa-follow up lang ako sa mga prospect ko once a week. Ganun lang. So, ganun lang kasimple yung 3 simple steps paano ka makakapag-follow up sa yung mga prospect. And once again, pinaka-importante yung follow up kasi nga, naandun yung sales, naandun yung marirecruit mo. Mas marami kang marirecruit at mapapasali sa follow up kesa dun sa one time mo lang presentahan. Ikaw nga mismo comment kayo dyan. Sino sa inyo dyan yung inabot ka ng ilang days, weeks, months, or even years bago ka nag-decide na sumali sa isang network marketing business, sumali sa company mo na kinabibilangan mo ngayon. Diba? Halos lahat sa'yo pupusta ako, halos karamihan sa inyo dyan. Diba? Hindi kayo on the spot sumali. Nag-isip-isip pa kayo. Diba? Marami pa kayong napuntahan ng mga seminar, marami pa kayong nakita mga business presentation bago ka nag-decide. So, ganun siya ka-powerful kung nag-follow up. And before tayo matapos, meron akong powerful tip sa inyo. Okay? Pagdating sa pag-follow up sa mga prospect mo, ang importante ay yung kwento, hindi yung kwenta. Okay? Tandaan mo yon. Ang importante ay yung kwento, hindi yung kwenta. Anong ibig ko sabihin? Hindi importante kung magkano kinita nung ikinikwento mo. By the way, pwede mo rin i-share yung sayo. Eh, kahit magkano lang, kahit maliit lang yung kinita mo, okay lang. Kasi ang importante lang naman dun is totoong kumikita nga. Mas maganda kung isi-share mo rin yung success story mo kasi or testimonial mo. Share mo rin sa mga prospect mo. Pero ulitin ko, hindi importante yung kinikita. Ang importante is yung kwento behind. So, bibigyan ka na ng example. Let's say, merong isang testimonial na ganito. No, katulad nung binanggit ko before na sa step number 1, na huwag yung masyadong extravagant na resulta, na nakabili na ng mansyon, mga ganyan-ganyan. No, pwede naman yun, pero kontian mo lang. Okay, kontian mo lang. Plus maganda yung mga sakto lang kasi mas madaling maniwala ang tao sa ganun. Kasi nga, yun dun sila nakaka-relate. So, bibigyan kita ng example ng testimonial. Halimbawa, ito si Bogart, dati siya nagtatrabaho at palaging kinakapos. Palaging nagkakautang-utang kasi hindi naman tumataas yung sahod niya. Tapos, tumataas yung mga presyo ng bilihin. Ngayon, ginawa ni Bogart yung negosyo. Then, after 3 months, nagawa niyang kumita. Hindi pa ganun kalaki, ito yung kinita niya, pero tuwang-tuwa siya. Kasi dati, nung hindi pa niya ginagawa yung negosyo, niminsan hindi niya nailalabas yung pamilya niya para kumain. Ngayon, sa tulong ng negosyo, may extra na siyang pinagkakakitaan, may extra na siya na income para maikain yung pamilya niya, at least kahit sa fast food lang sa Jollibee or sa McDo. So, tuwang-tuwa si Bogart doon. Isipin mo yun. Wala naman sinabi na kumita ng milyon, nakabili ng sports car, di ba? Sandusena na yung sports car, di ba? Kung ikaw makakarinig nun, kung ikaw yung prospect, tapos malalaman mo yung kwento na yun ni Bogart, tapos empleyado ka din na palaging kinakapos, na hindi mo man lang nailalabas yung pamilya mo para kumain kasi kulang budget, anong mararamdaman mo? Di ba?
very powerful. So, ulitin ko, yung kwento ang importante, hindi yung kwenta. Hindi importante kung limpak-limpak kinikita niyan. Wala namang pakialam. Halos lahat ng mga prospect natin, wala namang pakialam sa ganun. Ang importante is, anong nagawa ng pera? Okay? So, I hope na marami kayo natutunan dito sa video na ito. Like mo to kung marami kang natutunan. Share mo to sa mga kilala mo, friends mo, downlines mo na network marketers na nahihirapan mag-follow up or hindi marunong mag-follow up. And then, by the way, meron akong ginawa na online course na very specific. Doon ko rin titinuro itong about sa follow-up, yung Ethical Recruiter online course. So, hanapin nyo lang yung link sa description sa ilalim nitong video na ito para ma-access nyo yung Ethical Recruiter course. So, doon ko itinuro from start to finish. From prospecting, saan ka kukuha ng mga prospect, anong paano mo sila iimbitahin, paano mo sila pipresentahan, paano mo sila i-close, paano mo sila i-follow-up. Doon ko na tinuro lahat. And hanggang doon sa dulo na pag sumali na sila, ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong ituro, ano dapat mong sabihin. So, tinuro ko na doon. Kompleto na yung course na yun, yung Ethical Recruiter. So, hanapin nyo lang yung link sa description ng video na ito sa ilalim. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.